Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan na ng Department of Justice o DOJ si Socorro Bayanihan Services Incorporated Leader J. Renz Quilario o mas kilala bilang Senyor Aguila at 12 iba pa ng patong-patong na reklamo kahapon November 6. Inihain sa Surigao del Norte Regional Trial Court ang mga kasong qualified trafficking, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage at child abuse laban sa mga leader ng sinasabing kultong nag-ooperate sa bayan ng Socorro sa nasabing probinsya. Noong mga nakaraang linggo nang inakusahan ng mga pinuno ng SBSI ng pang-aabusong sekswal at sa pilitang pagpapakasal sa higit 1,000 menor de edad. Inirereklamo rin si Quilario dahil sa sapilitang pagtatrabaho ng mga miyembro, panghihingi ng porsyento sa mga social welfare benefits na umaabot ng 40% to 60% at pagkakadiskubre ng ilan pang iligal na aktibidad sa kanilang itinayong komunidad tulad ng hindi rehistradong sementeryo. Isinailalim sa kustodiya ng Senado si Quilario matapos ma-cite in contempt dahil sa umunoy patuloy nitong pagsisinungaling sa tanong ng mga mambabatas sa kabila ng testimonya ng mga biktima. Opisyal nang binuksan ng Armed Forces of the Philippines Joint Exercises Dagat-Langit-Lupa o AJEX-Dagit-Pa sa isang seremonyang pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Camp Aguinaldo kahapon November 6. Lalahukan ng AJEX-Dagit-Pa ng higit 1,500 active at reserve forces mula sa Philippine Army, Air Force, Navy, Marines at Special Operations Command and Cyber Group na sasailalim sa staff, command post, cyber defense at field training exercises na gaganapin sa Northern Luzon Command Area hanggang November 17. Layo nitong palakasin pa ang military operations ng AFP sa tulong ng capabilities development training na gagawin rin sa nasabing pagsasanay. Pinaalalahanan naman ni Browner ang mga lalahok na seryosohin ang pagsasanay dahil ito'y magsisilbing paghahanda ng AFP sa umano'y kakaharaping formidable adversary sa hinaharap ng Pilipinas. Nakafocus ang nakatakdang pagsasanay sa pagdepensa sa teritoryo, maritime security at counter-terrorism upang malabanan ang mga banta sa seguridad ng bansa. Binigyang linaw ng bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture o DA na si Francisco Chu Laurel ang umano'y conflict of interest sa kanyang pagtanggap sa posisyon at sa mga pag-aari nitong kumpanya. Sa isang press conference, iginiit ni Laurel na nag-divest na siya sa interest ng kanyang mga kumpanya upang magampanan ng full-time ang kanyang trabaho sa departamento. Bagong appointment nito bilang secretary, si Laurel ang president ng Frabel Fishing Corporation, isang kumpanyang nagsimula sa pagiging small trawl fishing company noong 1966 hanggang sa nag-venture sa purse seining small pelagic fish at tuna. Humawak din ito ng ilang posisyon sa iba pang kumpanya tulad ng pagiging chairman ng Westpac Meat Processing Corporation, president ng Markham Resources Corporation at chairman ng Bukidnon Hydro Energy Corporation. Noong 2022 presidential elections, nag-donate si Laurel ng 30 million pesos sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa record ng Commission on Elections o COMELEC. Sa pagkaka-appoint naman ito sa DA, bukas si Laurel sa pakikipagtulungan sa ilang expert consultants sa pagsisimula ng kanyang bagong posisyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.